Hayaan mo lang ako dito, anak, at magpapahangin lang ako. Ang sikip-sikip na nga dyan sa loob eh. Nadagdagan pa ng bisita. Nay, hayaan mo na muna ako. Inay, nakausap ko si Tatay Sigmund nung nasa kwarto kayo kanina. Sinabi niya sa akin na nagpasya daw siyang huwag umalis ng bansa para makuha ang kapatawaran ninyo. Na hindi niyo ba siya kakausapin hanggat nandito pa siya? Wala siyang pinagkaiba kay Harry. Pareho sila. Pinagtangkaan niya ako. Hindi man niya ako ginahasa, pero pinagtangkaan niya rin ako. Inay, hanggang kailan niyo dadalhin yan? Ewan ko. Panahon lang ang makapagsasabi kung hanggang kailan ko siya mapapatawad. Virgie. Ano? Ano bang kailangan mo? May pasapasalubong ka ba? Bakit hindi mo nalang diretsuhin? Sabihin mo lang kung ano kailangan kong gawin. Hindi ko alam. Ibibigay ko sa iyo ang panahon kailangan mo. Tol, iniisip ko, ha? Paano tayo? Yung manghari, tigbak na, wala na. Yung si Sir Sigmund, parang gusto na rin magbagong buhay. So, paano tayo ngayon dalawa? Wala na yung mga amo natin. Saan tayo ngayon pupulutin? Taka. Ati Ish, dalawang ano, Oma? Pale. Pero di ba yung gusto natin? Mawala yung dalawang hinayubak na yun nang wala nang pahamak sa buhay natin sa kay Ate Nin. Pero, tama ka rin. Saan tayo pupulutin? Kamat. Naiinisip ko eh. Ito ba, sa dami ng mga kalukuhan na pinagagawa natin, hindi ba sumagi sa isip mo yung dumiskarte naman tayo ng legal? Ano yun? Legal? Oo. Malinis? Oo. Okay ka lang. Alam tayo alam kung di magtulak eh. Oh. Yun na nga eh, ba't hindi tayo ngayon magtulak ng legal? Imbis na illegal, yung dumiskarte tayo ng tama, yung sumirestok tayo, sabi nila, di ba? Kasi doon naman tayo magaling sa boka. O di ba't di natin gamitin yun? Ganon? Eh sinong tangang tatanggap sa atin? Ha? Pareho tayo may record. Pareho tayong walang tinapos. Naman oh. Ba't ang dami namang iba dyan? Ha? Nakakailang kang sip ka na ba? Ha? Hindi ako lasing. Oh, ito, oh. Ito. Ano yan? Ito, ha? Oo. Alam mong matagal kong pinaghirapan at pinag-ipunan tong cellphone na to. O, ayun. Pag ako nakahanap ako ng matinong trabaho, ipupusta ko to, ha? Pag nakahanap ako ng matinong trabaho, sa'yo na to. Oo. Sa'yo na yan. Ano to? Oo. Awa ako muna, ha? Oo, pag nakahanap ako ng matinong trabaho, sa'yo na yan, tol. Ayos. Sige. Oo. Ako rin. Ano? Pupusta ko tong buho ko. Weee! Oo nga! Weee! Papakalbo ko! Ano? Ito! Ayan, oo. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Papakalbo. Bal? Ito nga! Nyaw ka dyan! Gano'n kasing gano'n yung wing! Wing de! Hindi, naniniwala. Naloko mo ako dyan. Pero sige, naniniwala ako dyan. Sasabi mo yan, ha? O, deal! 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 Ako, punta ko cellphone ko, ikaw buhok mo. Sige, sinabi mo yan, ha? Ikaw... Sigurado mo yan, ha? Oo. Halika na, Mari. Bumili na tayo ng hapunan dito at baka maubusan pa ikaw tayo. Ikaw na lang. Sinamahan lang kita. At baha ang pagkain dun sa bahay. O bakit? May okasyon? Okasyon bang matatawag yung nandun yung Sigmund? Ay, akala ka pupunta na ng Amerika. Di yata natuloy. Kaya ayun, naghahanda. Dahilan ba yun? Naghahanda lang naman kapag ka may okasyon. Kapag birthday, Pasko, bagong taon. Alam mo, may ibang dahilan yan. Ano ibig sabihin? Gaya mo. Gaya ng ano? Di ba hindi pa kayo ayos? Baka gusto ng tao mapalapit sa'yo at saka sa anak mo. Alam mo, kahit tayo, matatanda na, para pa rin tayong bata eh. Latagan mo ng kaya, hindi abay aamo pa rin.
paano ko siya mapapatawad sa lahat ng mga ginawa niya sa akin? Ano ka ba naman, Mirna? Hindi na ba talaga magkakaroon ng katahimikan niyang puso? Pwede namang tumahimik. Ang buhay naming mag-iina, kenan dyan o wala si Sigmund. Yung sinasabi mo lang yan eh. Pero siguro ang totoo, ikaw nababahala ka pa rin sa mga hinanakit na pinagdaanan niyo ni Maningning. Ay naku, maon na nga ako. At baka kung saan pa mapunta ang usapan. Kung ayaw mo yung ulam dyan, kumuha ka na lang dyan sa bahay. Madami ba doon? O sige, titingin na ako dito. Magpautos ka kay Eric. Ay, magkano isang balot lang dito? Ay, buhay mo, magpakamatay ka. Wala kang mapapala sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Sa'yo? May sumusunod sa akin. Sino man yung sigurado kung wala na yun? Bakit may baril ka? Nakita kasi kitang tumatakbo kanina eh. Baka ako may nagtatangka na naman sa buhay mo. Bakit kasi dito ka pa dumadaan? Alam mo naman delikado dito. Ihahatid na kita. Hindi, sige. Kaya ako sa sarili ko. Ihahatid na kita. Kwento ko yung kailangan nating ipunin para sa panggastos ng kasal natin. Malaki-laki. Baka sa susunod na taon pa tayo pwedeng magpakasal. Alam mo, gusto ko naman kasi special na araw yun para sa atin eh. Hindi naman pwede yung baduy na... Eric, ano ka ba? Siyempre, hindi man importante maging en grande yung kasal natin para maging special. Yung pagmamahalan natin ang araw na yun ang mas special, di ba? Yun ang pinaka-special. Yun talaga. Kaya magpakasal na tayo bukas. Kung ganun lang, ha? Marami naman nagkakasal dyan ng madalian. Huwag naman bukas agad. Siyempre gusto ko pang imbitahin si Inay, yung mga kaibigan natin, tsaka sila Lola. Sige. Eric, sa tingin mo, mapapayag si Inay na imbitahin ko si Lola? Ba't naman hindi? Kasi akala ko maayos na sila ni Tatay Sigmund, hindi pa ko pala. Alam mo, Ningi, hindi pare-pareho mga tao. Yung iba dyan nasasaktan, kinabukasan, okay na. Yung iba dyan, tinadala hanggang sa pagtanda. Hindi naman sanang ganun si Inay, no? Hindi naman sa binabaliwala ko yung nararamdaman niya, pero paano siya magiging masaya kung nandun pa rin siya sa nakaraan niya? Eh, pagdasalan na lang natin na sa araw ng kasal natin, maayos na siya. Lalo na sa mga pinagdadaanan. Dahil araw mo yun, kailangan masaya ka. Masayang masaya. Araw natin. Hindi ah. Alam mo, araw mo yun. Hindi ko araw yun. Props lang ako nun. Props lang ako. Nagyayakapan tayo sa fish port. Ang sakit mo. Aray. Saan mo masakit? Aray ko, tama na tawa na. Ha? Aray ko, tama na! Eh, mukha namang walang bali eh. Baka na-sprain lang yan. Dapat siguro ilagyan natin ang benda. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Di ba nga sabi mo, hindi pinipilit ang paghilom? Kayo kasi nananahimik ako noon eh. Nag-iipon ako ng pera noon kami ni Rosa para magpunta ng Japan dahil ang sabi nila doon lang daw malakas kumita ng pera. Yun lang naman ang gusto ko noon eh, ang makapunta sa Japan kahit hindi ko alam kung saan lupalop yan.
Nananahimik ako, nag-iipon eh. Sinira-sira niyo ni Harry ang buhay ko. Shhh! Ayusin ko kung ano man ang nasira. Paano? Sa pamamagitan ng mga pagdaladala mo ng mga kung ano-ano rito, yung mga pagpunta-punta mo rito? Sabi nila, may nakalanas sa buhay natin bago pa tayo pinanganak. Kaya siguro kahit anong saway sa akin ni Mama, sa kasamaan pa rin ako napupunta. Kahit na may nararamdaman ako sa'yo, nasaktan pa rin kita. Pero may pagkakataon pa tayo. Virgin, mahal kita. Mahal? Malangiyak ka, niloko po ako, pinastos mo ako eh! Bakit mo ginawa sa akin yun noon? Anong gagawin ko? Ito ang nararamdaman ko. Mahal kita, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Magulang ng mga batang to. Ha? Bakit? Palabo. Palabo. Parang ikaw lang ng bata, no? Nakarubad, nagala ka, walang pakialam. Ba't ikaw, na? Bakit? May saplot ako, no? Hanggang ngayon nga eh, ganyan ka pa rin. Di man. Seryoso to? Parang lang si FDJ eh. Pero parang that's entertainment. Ang tago, pungsa-pungsa nga ako dito. Sige, pagtripan niya porma ko. Thursday group? Lago, mag-a-apply ako ng trabaho dyan sa kabilang barangay. Pare, anong trabaho? Barbero? Sepulturero. Sanay pa rin talaga mga hirit ko. Ikaw. Gago, sige, subukan niyo ako pagtripan. Hindi kayo nililibre mamaya ng mamam dyan. Ha? Ang gwapo mo, Tol. Tsaka, good luck, brad. At saka itong cellphone, salamat. Ang dami kong chicks. Ayusin mo yan, ha? Ingatan mo mabuti ang mga alaga ko dyan, ha? Okay. Sige. Ino muna yan. Palilate na ako. Huwag niyo ako masyadong bigyan ng mga negatibo, ha? Apply ako ng trabaho. Sige, good luck. Sige, come in. Anong ginagawa niyo dito? Anong ibig mo sabihin? Bakit niyo kami tinutulungan, Inay? Maningning, naging parte na rin kayo ng buhay ko. Hindi porkit hindi kita tunay na anak, ikalilimutan na kita. Higit pa sa tunay na anak ang turing ko sa'yo. Balak niyo bang palitan ng Tatay Joel ko? Maningning, hindi ko mapapalitan ng Tatay Joel niyo. Kung ako ang tatanungin niyo, okay lang naman ho sa akin eh. Total, parang tinuring ko na rin talaga kayong tunay na ama. Iniisip ko lang ho si Inay. Kasi hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanya ang mga masasakit na alaala niya. Sana lang ho, kung sana siyang saktan ulit. Hayaan mo. Hindi ko kakalimutan yung sinabi mo. Oh, Eric. Ito ang mga damit na pinatay ko kay Aling Baby para sa kasal. Oh! Ha? Mamili ka na. Kaya? Ito nga. Sige. Ito kaya? Ito siguro. Maganda ho ba? Bagay ho ba sa akin? Ayos ha. Bagay na bagay sa'yo, anak ha. Ganda, no? Pasensya ka na. Ay, di ba sinabi ko naman sa inyo na okay lang? Okay na ba to? Bagay na bagay sa'yo. Tatay. Anak. Isa lang masasabi ko, ganda. Talaga? Hindi ba masyadong maikse? Maikse, no? Exacto. Gusto mo lang kasi yung maikse. Alam mo ikaw? Erica? Sabi mo, baka masyadong maikse. Mas mahaganda yung isa, mas mahaba. Sabi mo kasi, kasi gusto ko itong may ganito ganyan. Ang ganda. Gusto mo yung maikse. Kumusta yung problema mo kay Virgie at sa papa mo? Problema pa rin. Kakauwi lang ni papa. Galing lang sa bahay nila Manila. Ba't kasi hindi mo nahayaan yung papa mo? At ano, panagkasundo sila?
tatakbuhan nila si Papa. Pag dumating yung araw na yon, paliligpit ko na sila. Alam mo, walang hawak sila maningning sa Papa mo. Kapag nagkagipitan, ikaw pa rin ang anak, Elena. Ikaw ang kadugo. Mas matimbang ka nang di hamak sa kanila. At isa pa, may kasalanan yung Papa mo sa nanay mo. Dalang pagkain sa inyo si Tatay Silmon. Para sa inyo lahat yan. Ay, ganun po ba? Nakasalamat ho. Salamat. Ang tinatawa-tawa mo dyan? Wala na eh. Masaya lang ako. Ikaw? Bad trip nga ako eh. Nay, ang init talaga ng ulo ninyo. Diba dapat nga masaya na tayo ngayon? Kasi wala na tayong problema. Oo nga sana. Kaya lang yung mga tawa ninyo parang may ibig sabihin. Meron bang ibig sabihin, Nay? Gusto niyo hindi matuloy ang kasal ninyo? Alam mo yun, baka hindi matuloy kasal natin. Ganun naman tayo nung kumbata, niligawan pa kita. Niloloko mo ko. Oo nga, ganito naman talaga tayo na nagliligawan. Anong ibig niyo sabihin? Anong pinisabi niyo? Ay, hindi, Nay, wala. Sige na ho, kumain na, mo kayo. Kumain na kayo ng cupcake. Masarap na masarap. Sarap ano yung ba? Cupcake. Paano ba ito binubuksan? Anong cupcake? Ikaw, Eric, niloloko mo ko, ha? Cupcake yan. Nay, ito daw yung ano. Ano ba ito, Sigmund? Sasaw-saw. Japanese food yan. Hindi nyo na itatanong eh. Noong mga bata pa kami, gusto kasi magtrabaho ng nanay niya sa Japan. Pero hindi siya natuloy. Edi para nga ako kay Ina yung pagkain, di ba, Nay? Para sa inyo lahat. Sandali, kukunin yung soft drinks natin, ha? Hindi pa ako nakakatikim yan eh. Paano ba yan? Ito daw nilalagay yan dyan eh. Ano lang o, yan. Tapos? Sasaw na. Kalamansi nila yan. Ay, ano ka ba? Hindi raw. Mukhang kalamansi. Eric, gusto mo. Hindi po. Sa inyo po yan. Yan, tingnan nyo, Nay. Parang hilaw na, Nay. Hilaw ba yan? Tamis ba? Oh, eh, ano nangyari sa inyo? Ito na yung tatanig, Sigmund, maanghang daw mo eh. Bakit ang nangyari na nangyari? Mainom. Yung maiinom. Oo, Virgie, ano ba? Hey, Virgie. Nay, inom. Dahan. Nagbabago na rin ang mga pananaw mo sa buhay. Siguro na dahil alam niya na kung saan papunta yung buhay niya. Kung saan niya gusto at kung sino gusto niya makasama. Bakit ngayon pa kung kailan matanda na siya? Nay, hindi naman masyado. Hindi pa naman madaming puting buhok eh. Anak, sa palagay mo ba? Magagalit ang Tatay Joel mo sa ginagawa kong pagpapatuloy dito kay Sigmund sa bahay? Nay, bakit naman ho magagalit? Eh kung ito lang ang paraan para makalimutan yung trahedya nangyari sa buhay nyo, tsaka Nay, sigurado ko yun din naman ang gusto mangyari ni Tatay Joel at yun din lang ho ang iniintay ko. Sigmund, what's that? Wala po ito, Mama. Ngayon ka pa maglilihim sa akin. Let me look at that ring. Hindi ko pa alam, pero naniniguro lang ako. Who is she? Si Virgie po. Very good decision. Mama, mali po bang lumagay ulit ako sa tahimik? Hindi niyo ba tatanong yun ang opinion ko, Papa? Gusto ko rin kayo maging masaya. Pero bakit ang nanay ni Maningning? Anong espesyal sa kanya? Cassandra, marami na kami pinagsamahan ni Virgie. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng muchachang stepmother, Papa. Cassandra, watch your mouth. Tumira ako dito sa mansyon, pero ayokong sumama sa mga taong malalansa. Cassandra, buo ng desisyon ko. 20 taon na akong nagpatali sa isang babaeng kahit kailan di ko tinuring na asawa. Pagbigyan mo na ako. Ayokong maging problema natin to. Kung itutuloy mong kasal, ayoko na maging partiyera.
kalimutan mo nang pinatawad pa kita. Cassandra!